Papaliwanag lamang po kung yung nagiging nakimahin po ng divine mercy o banal na awa ay ito. Ito po yung imahe na nagpakita kay Sister Faustina Kowalska sa kanyang pananalangin na kung saan ipinapahayag ni Kristo na siya ang banal na awa. At kung inyo pong mapapansin sa Biblia, ito po ay nabanggit. Saan ba itong eksena nangyari? Noong si Kristo ay nakabayubay sa krus at siya ay tinusok ng isa sa mga sundalo habang siya ay nakabayubay sa krus at nang tinusok ang kanyang tagiliran, lumabas ang dugo at tubig. So yun ang imahe na nagpakita kay Sister Faustina at yung imahe ay nagpapahayag na si Kristo ang talagang bukal ng awa. Totoo naman kasi kahit sa Biblia, siya ang tunay na awa. Nagpapatawad, nagmamahal ng walang hinihiling na kapalit hanggang sa, siyempre, ialay ng kanyang buhay sa krus. Yan ang tunay na pagmamahal at awa na ibinibigay ng buong buo na walang hinihintay na kapalit. So bilang mga namamanata, deboto, nagpipintakasin sa kanyang imahe, meron din itong panawagan sa bawat isa na sana tayo rin ay maging bukal din ng awa ang bawat isa. At kapareho ng ipinaliwanag ko na sa ibang chapel, kung babasahin po natin yung huling dasal dito, ito po ay konkreto ng pagsasabuhay kung paano tayo magiging daluyan din ng awa, kapareho ni Kristo. Ano ang sabi sa huling dasal? Sabi dito, tulungan mo ako Panginoon ng aking mga mata ay maging maawain. Paano daw magiging maawain ang ating mga mata? Sabi sa dasal, imbis na makita ko ang lahat ng kapangitan, maging makita ko yung kagandahan ng mundo. Sa Facebook, usually maraming balikatan ang nangyayari. Lahat pangit ang sinasabi. Social media. Pero kung gagamitin natin ito, sa social media, maglagay tayo ng mga beautiful, inspiring messages imbis na maglagay ng kung ano-anong makakasira lang. Again, konkretong example, gamitin ang mata, maging daluyan ng awa. Pangalawa, tulungan mo ako Panginoon ng aking tenga, maging daluyan din ng awa. Paano daw? Kung nakikipag-chismisan 10 beses sa isang araw, gawin siya muna. Again, yung tenga, paano ba magiging daluyan din ng awa? Yung pakikinig sa kapwa na may pinagdadaanan. Yung handa ka lang makinig, kahit huwag kang magbigay ng advice, yung makinig ka lang. Kasi kung minsan ang kailangan naman ng kapwa natin may pinagdadaanan sa buhay, may makinig lang sa kanyang kwento. Again, tenga, maging daluyan din ang awa. Pangatlo, tulungan.